Welcome back to my channel, mga kabak rides. May our God Almighty bless you and keep you always. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang pag-load ng steel billets using ANCO program. So ipapakita ko dito kung paano i-prepare ang cargo plan at paano gamitin ang ANCO program for distribution of cargo. Alright, so kung excited na kayo mga kamakwines, just take, relax and sit back at panoorin natin ang video tutorial na ito. Let's get it on. Okay, let's start talking about wines. Now, dito tayo sa desktop natin. Okay, but before that, guys, kumbatiin ang lahat ng marino. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Magandang buhay at magandang pag-uya. And this is Captain Backwind Gavin. And kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para susunod yung mga video. Alright? Right back on the screen, makikita natin ang load line zone. So let's take an example. Kung magbiyahe kayo ng Maynila papuntang Vladivostok, Russia, so galing kayo sa tropical to summer, so kailangan natin makuha ang summer displacement. So this time also kailangan natin makuha ang distance, no, para sa competition na ating consumable weights. Para naman sa matanungan kung kung sa pag-commit ng consumable weights ay meron tayong separated weight. So para dyan, ilagay ko yung link sa comment section below. Next, dapat natin alamin ang displacement number po natin. Mayroon tayong displacement dito na 385317. And then, after that, kailangan natin i-enter ang consumable weights natin. Enter all tanks, petrol depot, wastewater, and ballast water. So, mayroon din tayong separate video tutorial para dyan. Ilagay ko rin yung link sa comment section. Okay, so meron tayong displacement after loading all consumable weights. Meron tayong displacement na nakuha dito sa computer. Okay, so gagawin natin, minus natin yung summer displacement natin at saka yung displacement after entering all consumable weights. So meron tayong nakuha na summer displacement 385.21. Makikita natin yan sa capacity table, sa 3-month booklet o cargo loading manual. At meron tayong 9033. Ito yung displacement after natin na-enter ang consumable weights natin sa 3-month. I-minus mo yung dalawa, meron kang 29498 maximum cargo loading. At ito yung i-distribute natin sa ating mga tubiga, mga kapag-wines. Mayroon akong separate videos dyan tungkol sa pag-distribute ng kargada. Magamit tayo ng distribution program, Excel format. Alright, at nagpaalaman, nagay ko yung video description dito sa comment section. Alright, para sa gamit ng distribution. Sa example na ito, kaya na English na gawa, pero dito sa taas. Ibig sabihin, mayroon kang gagawin dito na adjustment. Okay, so ang ginawa ko dito ay gawa ko ng adjustment, no? Para makuha yung moment na, no? Okay, so like dito, napansin nyo, itong distribution na ito, wala na ito, pero sa taas. Okay, so yung winning moment niya, tsaka share force niya ay nasa. Right. So, guys, na natin yung adjusted distribution of the output error. So,
white. So this time, gagawa na tayo ng fabric pad. Yung una kong gagawin ay mag-insert na tiles ko. Yung mga previous na ginawa ko. At yung gagamitin ko para mababawasan yung preparation ko. Ganun din sa inyo guys, kung mayroon na kayong nakasave o dati na na cargo plan, pwede nyo yung gamitin na yun para at least man lang mababawasan yung preparation natin. Alright. Then next na gagawin natin ay magbukas na yun ng lights. Buksan natin yung natin. Okay. So, pwede natin yung store at tingnan natin yung condition. Okay. So as you have noticed guys, wala tayong kargada yung lahat yung condition natin. Next na gagawin natin, ikat yung general cargo tapos mag-truck tayo dito banda. Okay. Then, tingnan natin yung description, no? Sa description natin. Ilan yung length niya? Dahil yan ang kailangan natin. Okay, so, stability 12 meters by 8 meters. Okay. So, mayroon na yung 12 meters na right. So, not nice, 12 meters, no? Kailangan natin, set natin yung length dito ng 12 meters. Okay. So, ngayon, kailangan din natin malaman ang kargada natin, weight kargada natin. So, checklist number 1, itong lahat pwede natin ilagay agad yung paramount purpose of weight number 1. So, ilagay natin ito sa 2. Okay? So, 2901, ito mayroon tayo 1952. Ngayon, ito sa lagyan natin yung buha natin na 1952 white. Meron tayong kagadas na buha na buha na white. So, ang gagawin natin ayos din lag natin ulit dito sa atas ng pagbuhod na buha. Again, lagyan natin yung lens, no? Then pagkatapos lagyan natin yung sobra na kargada. Okay? Lagyan natin yung 1951. Right. So, sa hold number 1, mayroon natin yung kargada forward and up. So, and hindi mo ma-adjust ito guys. Make sure lang na ang length laging fix sa yan ito, kailangan natin fix ulit yung meters na yan. Kung na-drag mo ito, magbabago din yung length niya. Right? Kailangan lagi mong bantayan yung length. Right? Then, this is number 2. Yung sa computer ko, meron ito. Lagan na 6270. Right? Divide natin ito. Rin guys. Lagay tayo sa kapwa. So, sa kapwa, meron pa ilagay na lagyan na 1.5. Okay, ganun. Then, frog. And again,
amount of carbon na ilalagay natin sa four, must divide it by 2. So like for example, meron tayo 6491, I think. 6483 divide by 2, meron tayo kada. Then drag natin ito hanggang lumabas yung gray, tapos kasi natin yung length 12, then kasi natin yung wood, okay, and amount of cargo weight kapag natin sa condition, right? Dito sa kalatas hindi natin yun pa rin, mag drag tayo hanggang lumabas yung gray, tapos kasi natin yung 12 meters, right? Then yung weight ng kargada, ilagay din natin sa weight. So again, set natin sa 12 meters, no? Limutan, set sa 12 meters. Palagi, set sa 12 meters yung length. Okay. Then, tapos yan, ulitin natin, mag-calculate tayo sa cross. Okay. Then, sa 12 meters. Sa length niya. Okay. Then, lagyan natin yung weight. Kada. So, weight of 2. Tignan this na. Lagyan natin. Right? So, na. Then, dito tayo sa last code. So, code number 5. Tignan rin guys. Tignan natin yung amount of cargo. Yung itutulod. Cargo number 5. Just divide natin yung 2. Mayroon tayong kargada na 6251, I think, divide to 2. Yan ang ilagay natin sa code 5. Again, ganyan pa rin procedure, mag-plug tayo sa batang row 1 ng code 5. Then, set natin sa 12 ng length. Then, yung amount, cargo na nakapit natin, ilagay natin. Mayroon tayong 3126. Tons, 3126 tons sa kuha. Then sa para atras, ganun pa rin, mag-plug-plug tayo. Then i-adjust natin yung lens. Tapos, ilagay natin yung remaining cargo. So, meron tayo yung 3127 remaining cargo. Then, okay. So, click store. Save natin to. Save natin to. Okay. So, I think guys, okay yung distribution natin. Walang lumabas na error. Right? So, sa binding moment, tingnan natin. Okay naman lahat. Masa ito. I think guys, maganda yung palagay natin lang. So, what we have to do, tingnan natin yung shearing force at binding moment niya. Hard hold mass. Sikuwing. Okay, so okay, lahat guys, no? Lahat yung ano natin. Pag-distribute natin. So, imagine nyo guys, walang error dyan. Okay, then, so, siguro natin yung stability natin. Stability moment first. Okay. Okay, so, dito maganda yung pag-distribute ng karga natin. Kung pansin nyo guys, yung mga grid halos na segment na lahat. Ibig sabihin, maganda yung pag-stabilize. Right. Okay, so dito sa stability na rin. Check na rin. So again guys, walang error. Okay, lahat. Masado yung data natin. So, sharing force correction. Tingnan din natin. Okay, so I think sa inyo guys kung masado na sa inyo, no? Okay, para sa akin guys, okay na itong distribution na ito, masado na lahat. Alright, so guys, I think okay na yung plan natin. Hanggang dito na lang ako, sana ay na-enjoy nyo yung panood ng again, remember guys, intelligent is not regulates. God, use it for this world. Salamat sa inyo.
Manood.